Hello guys, hello mga ka-Pixie. Welcome back to another video dito sa ating YouTube channel, Pinoy Pixie Tarot. Ito ang ating daily tarot kapalaran mga ka-Pixie para ngayong August 31, 2022 para sa lahat ng zodiac signs. Ito yung general reading lang mga ka-Pixie, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Ito yung oracle deck na gagamitin natin for today mga ka-Pixie. Bubuno tayo ng isang card, bawat isang zodiac sign para sa inyong daily message. Bago tayo mag-start mga ka-Pixie, isa-shoutout. Magra-random shoutout muna tayo no, sa mga kapiksing natin na nag-comment din sa previous video natin. Hello po, shoutout po kay Miss Amor Garcia, Donna from Dubai, and Danny Lucas. Hello sa inyo mga kapiksing. Sa mga gusto magpa-shoutout mga kapiksing, no, mag-comment lang kayo dito sa video na to. Like, share, and comment this video mga kapiksing. Mamimili lang tayo ng tatlong isi-shoutout every single day, okay? Alright, so mag-start tayo sa Capricorn mga ka-Pixie. Ang lucky numbers for Capricorn ay 498. 498 para sa Capricorn mga ka-Pixie. Para sa Capricorn, mga ka-Pixie, we have the Queen of Roses in reverse. This is a water sign energy, mga ka-Pixie. Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you may be dealing with a water sign, mga ka-Pixie. And then for some of you naman, mga ka-Pixie, it means na there is somebody from your life, in your life, na medyo dumidistansya sa inyo, nagkakaroon ng emotional distance, mga ka-Pixie. So, it could be your loved one, it could be your specific person, pwedeng specific person mo to sa romantic relationship, pwedeng kamag-anak mo, kapamilya mo, kaibigan mo, but there is a strong magnetic pull dito, or parang strong emotional detachment. Pag sinabing emotional detachment, mga ka-Pixie, lumalayo yung kalooban, okay? So, for some of you, maaaring nakaka-experience kayo ng panlalamig ng isang tao sa buhay nyo, mga ka-Pixie, no? And, if you are resonating with this, mga ka-Pixie, it's very important to fix the relationship or kausapin, no, yung tao. Baka nagkaroon kayo ng misunderstanding, miscommunication, mga ka-Pixie. And paminsan-minsan naman kapag lalo nating hinahabol or chinichase, lalo namang lumalayo sila, 'di ba? So baka kailangan din nila ng space on their own mga ka-Pixie, so igalang natin yung kanilang pananahimik. Baka kailangan nila mag-isip-isip or something. But yeah, just pray na maging ma-okay din ang lahat mga ka-Pixie. If may chance na mag-usap kayo, much better na magkausap kayo para ma-settle niyo yung issues niyo, okay? So, yan ang mensahe para sa Capricorn, mga ka-Pixie. Yung next message natin, guys, is para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Ang lucky numbers for Aquarius ay 536. 536 para sa Aquarius. We have the Queen of Keys in upright, mga ka-Pixie. This is an earth sign energy, Capricorn, Taurus, Virgo. Pero para sa Aquarius, mga ka-Pixie, ibig sabihin nito, maganda yung iyong kalagayang financial, mga ka-Pixie. Okay, yung financial status mo, maganda yung trabaho mo, maganda yung pinagkakakitaan mo, maganda yung negosyo mo, kung ano man yung source of income mo, mga ka-Pixie. And there is parang ina-assess mo, tinitingnan mo kung ano yung mga nangyayari sa kabuhayan mo right now, kung okay ka na ba dyan, kung meron ka pa bang further plans para i-improve pa yung iyong kabuhayan, or kung meron ka pa bang nais na ma-achieve in terms of financial aspect, mga ka-Pixie. So, i-incorporate mo, no, i-gamitin mo yung pagiging matalino mo, pagiging logical mo bilang ikaw isang earth sign, plus yung pagiging, yung ano, pag-acquire ng skills, no, pagdating sa pagpapalaganap ng kabuhayan or pera. Remember guys, no, hindi porket may pera ka is lalaguyan ng lalago. Especially if gusto mong i-invest, kailangan mo ng sapat na knowledge and skills dyan, mga ka-Pixie, para talagang lumago yung iyong kabuhayan. So, pagsamahin mo yung kagalingan mo sa pag-iisip at saka yung abilidad mo sa pag-handle ng pera, mga ka-Pixie. And sigurado na talagang magtatagumpay ka in terms of your financial aspect, okay? So, yan ang mensahe para sa'yo, Aquarius.
Yung next message natin, guys, is para sa Pisces, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ang lucky numbers for Pisces ay 608. 608 para sa Pisces, mga kapitsi. Para sa Pisces, guys, we have 2 of keys in upright, mga kapixie. Medyo mag-ingat-ingat kayo sa paghahawak ng pera. For Pisces, this is a reminder para sa inyo, no? Kasi maaari kayo magkaroon ng financial loss or financial struggles, mga kapixie, kung hindi kayo mag-iingat sa pag-handle ng pera, mga kapixie. Kagaya nga nung palagi ko sinasabi, guys, no? Yung pag-invest, ganyan, yung pagpapalago ng pera, hindi lang yan basta porque may pera ka, i-invest mo dito, etc., etc., tas lalago na. Ang pag-invest, guys, it requires knowledge and skills, no? Kung may pera ka, equally important na meron ka ring sapat na kaalaman para alam mo yung pinapasok mo para hindi ka nawawalan. Imbis na mag-earn ka ng financial gain, no? Financial loss, yung na-experience ng iba. Ibig sabihin, imbis na kumita sila or tumubo yung pera nila, na uuwi sa wala, no? Kumbaga, pera na naging bato pa. So, mga kapiksing, no, ito ay isang paalala para sa inyo, Pisces, na maaari kayong magkaroon ng financial loss or struggle. So, medyo ngayon pa lang, guys, no, maghanda na kayo, mag-ipon kayo, or mag-ingat kayo at least sa paggastos para hindi kayo mawalan. Okay? Paggastos or pag-invest, mga kapiksi. So, yan naman sa ay para sa'yo, Pisces. Yung next message natin, guys, is para sa Aries, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ang lucky numbers for Aries ay 790. 790 para sa Aries. Para sa Aries, mga kapiksi, we have the King of Keys in upright. Mga kapiksi, this is an earth sign energy, Capricorn, Taurus, Virgo. And this is your energy as well, Aries. Ibig sabihin nito, no, nag-expand, lumalago yung iyong kalagayang financial. And parang nandun ka sa stage na tinitingnan mo ngayon kung ano na yung status mo sa kalagayang financial. For some of you are very stable. Pag sinaming stable, secure, may mga pumapasok talaga na pera sa inyo, meron ka regular source of income, mga kapiksi. And for some of you guys, na parang tinitingnan nyo pa kung paano nyo pa ma-expand yung inyong kabuhayan o yung inyong mga kaperahan, mga kapiksi. Again, guys, no, gamitin nyo yung very passionate kayo, mga Aries, no, very passionate kayo. So, very heightened din yung energy level nyo right now, mga kapiksi. Ibig sabihin talagang very focused kayo sa pagpapalago ng inyong kabuhayan. And that's fine, mga kapiksi. Habang mataas pa yung energy level nyo, habang highly motivated pa kayo, mga kapiksi, i-take advantage nyo yung pagkakataon na yun para talagang maging maganda yung maging resulta nyan sa inyong kabuhayan. Okay? So, yan ang mensahe para sa'yo, Aries. Yung next message natin, guys, is para sa Taurus, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ang lucky numbers natin for Taurus ay 739 para sa Taurus, mga kapiksi. Para sa Taurus, guys, we have the birth energy. This is creation of something new, mga kapiksi. No, for some of you, there are new opportunities na maaaring dumating sa inyo, mga kapiksi. For some of you, guys, parang meron ding magbabalik, no? Or magpaparamdam, guys, someone from your past. This can be a past romantic relationship or pwede rin na mga kakilala nyo, friends, ganyan. Mga long-lost friends or classmates or colleagues, whomever na may kinalaman sa past nyo, nakilala nyo from your past circumstances, mga kapiksi. So, they will be reconnecting with you, mga kapiksi. For some of you, they will be reaching out. So, yeah, i-welcome sila sa inyong buhay. And, yeah. Okay, so yan ang mensahe para sa inyo, Taurus. Yung next message natin, guys, is para sa Gemini, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus.
laki numbers muna tayo for Gemini, mga kapixie. Ang laki numbers for Gemini ay 526. 526 para sa Gemini. Ayan, so lumabas siya. The Buddha prepares, ibig sabihin nito guys, handa ka na, no? Or hinahanda ka na, hinahanda ka na ni Universe para sa susunod na chapter ng buhay mo, mga kapixie. So, whatever lessons, whatever energy na matutunan mo and kaya mong dalhin sa next chapter ng buhay mo, mga kapixie, paghandaan mo, okay? Mas magiging mature ka, mas magiging mag-grow ka, magkakaroon ka ng personal development, mga kapixie, sa susunod na chapter ng buhay mo. Handa ka na, handa ka na. So, pag sinabing handa ka na, mga kapixie, ready ka na, ready to receive, no, yung mga blessings, yung mga bagong lessons. That's the way, yung mga experiences, mga kapixie, that's the way the universe teaches us lessons in life, okay? And in return, makakatulong yan para mag-grow tayo, mag-mature tayo, mag-develop tayo. Para sa ikauunlad ng buhay natin, okay? So, again guys, ready ka na. I-welcome mo yung mga bagong chapter ng buhay mo, okay? So, yan ang message for Gemini. Usog ko lang ng konti guys para medyo nasa gitna. Alright, so yung next message natin is para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. Ang lucky numbers for Cancer ay 356. 356 para sa Cancer, mga kapixie. Para sa Cancer guys, ito ang mensahe para sa inyo. We have intricacies and industry for some of you guys, no? Very progressive yung buhay nyo and at the same time very busy din kayo, no? Very busy kayo sa mapag-aasikasa ng inyong kabuhayan, sa mga pag, not only planning pero nag-execute na kayo, mga kapixie. Ibig sabihin yung mga plano nyo sa buhay nyo, yung mga goals nyo, specific goals nyo sa life nyo, even personal man or career wise man or whatever, mga kapixie. It's already taking place, no? Ginagawa mo na yung mga kailangan mong gawin and you just have to keep on moving and moving and moving, mga kapixie, according to your plans. And kapag ka merong mga issues, ganyan, na hindi umaayon sa iyong plano, no, make necessary adjustments kung kinakailangan. Pero, ang importante is just take one step at a time, mga kapixie, until eventually ma-complete mo yung buong proseso na ninanais mo in order for you to achieve your dreams, your desires, your goals, mga kapixie, okay? So, one step at a time, mga kapixie, ang importante is meron kang progreso, guys, no? Progress, progression, not perfection, yan ang ating motto dito sa ating channel, mga kapixie. Ang importante is kumikilos kayo consistently, okay? So, yan ang mensahe para sa iyo, Cancer. Yung next message natin, guys, is para sa Leo, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. Ang lucky numbers for Leo ay 575. 575 para sa mga Leo, kapixie. So, para sa Leo, mga kapixie, we have Archangel Gabriel. This is energy of communication, mga kapixie. Ibig sabihin, magiging maganda yung communication mo, harmonious yung communication mo with other people, mga kapixie. Whatever it is na nasa isip mo, mga kapixie, if you have to express yourselves, express your thoughts, mga kapixie, do so. Trabaho man yan, or kung ano mga aspeto ng buhay, negosyo man yan, whatever. Magiging maayos, magiging smooth yung mga transaction mo, mga kapixie, with other people, no? And, yeah, i-convey mo ng maayos yung iyong mensahe, maging objective ka, mga kapixie, maging kalmado ka, and ganun din, no? If other people are trying to say something to you, kung merong gustong sabihin sa iyo yung ibang tao, always be ready to listen as well, no? Makinig ka rin objectively, mga kapixie, para compromise kayo, no? Kumbaga, meet kayo halfway para mas talaga magkaintindihan kayo at magkaunawaan ng inyong mga kausap, okay? So, yan ang mensahe para sa'yo. If meron kayong gustong isettle, mga kapixie, no, maayos din yung mga settlements nyo, alright? So, yan ang mensahe para sa'yo, Leo.
Yung next message natin, guys, is para sa Virgo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Ang lucky numbers for Virgo ay 304, 304 para sa Virgo. Para sa Virgo, mga kapiksi, we have light of the world in upright. Medyo busy ang mga kapiksi nating Virgo, no? Nawawala na sila ng oras, attention panahon sa ibang bagay. Very focused kayo sa trabaho nyo, mga kapiksi, or sa pinagkakakitaan nyo, pinagkakaabalahan nyo sa buhay na na out of balance na, mga kapiksi. Ibig sabihin, hindi na masyadong balanse. Kasi nga masyado kayo naka-focus dun sa inyong mga trabaho or responsibilities sa buhay na in return, parang napapabayaan nyo yung relationship nyo with your loved ones, mga kapiksi. Nawawalan kayo ng oras sa kanila, nawawalan kayo ng time na makipag-usap, makipag-connect sa kanila, mga kapiksi. So, regardless guys, kahit gaano kayo kabusy, no, at the end of the day, kailangan nag-connect kayo sa inyong at least man lang sa pamilya nyo, sa mga mahal nyo sa buhay, kasi very important na alagaan nyo din yung relasyon nyo sa kanila, okay? Hindi puro trabaho, mga kapiksi. Alright, so yan ang message para sa'yo, Virgo. Yung next message natin, guys, is para sa Libra, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Ang lucky numbers for Libra ay 144. 144 para sa Libra, mga kapiksi. Para sa Libra, mga kapiksi, we have the Akashic Field in reverse, guys, no? Medyo meron kayong blockages sa mga pagpapala at blessings ni Universe, no? And usually, yung mga blockages na yan, yan yung mga stress, mga worries, mga anxieties. Kapag ka punong-puno kayo ng stress or kapag nagre-react kayo sa mga problema nyo sa buhay, mga kapiksi, mas lalo nyo lang binablock yung pagdating ng blessing sa buhay nyo, okay? So, you have to work on those blockages, mga kapiksi, imbis na mag-complain kayo, imbis na magreklamo kayo sa buhay nyo, imbis na mag-worry kayo, settle on gratitude instead, no? Or choose gratitude. Pag sinabing gratitude, guys, pagpapasalamat, no? Sa buhay nyo, mga kapiksiation, everyday may mga bagay kayo na pwedeng ipagpasalamat. So, mag-focus kayo doon, mga kapiksi, no? Appreciate all the blessings and give graces, give your thanks to the universe. The more ginagawa nyo yan, mga kapiksi, the more na may melt or natutunaw yung mga blockages and the more na bumubukas yung pintuan ng blessings. Paunti-unti, mga kapiksi, no? Hanggang sa talagang magkaroon ka ng access sa unlimited resources ni Universe para sa iyo. Okay? So, yan ang mensahe para sa iyo, Libra. Yung next message natin, guys, is para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. Ang lucky numbers for Scorpio ay 083 para sa Scorpio. Alright, so para sa Scorpio, mga kapiksi, we have the Master Artisan in reverse. Ito na yung tamang pagkakataon, mga kapiksi, na ikaw naman yung mag-share ng blessing sa ibang tao, mga kapiksi. Kasi baka nananagana ka na sa buhay, marami ka na natutunan, marami ka na na-experience, mga kapiksi, no? And naging stable ka na or lumago, nag-grow na yung iyong kabuhayan, mga kapiksi, it's time for you to give back to the community, mga kapiksi, no? Para kapag nag-give back tayo, guys, kapag nag-share tayo, mas lalo nating binubuksan or pinapagaan yung daloy ng blessing sa buhay natin. So, in your own little way, mga kapiksi, mag-give back ka sa community, no? In-encourage ka na mag-give back. Even yung mga small even yung information lang, it doesn't have to be money, hindi porke sinabing mag-share, mga kapiksi, is pero yung i-share mo, you can share positive vibration, positive thoughts, you can share information, mga kapiksi, no, to other people to enlighten them para tumaas yung vibration nila or para maging positive din sila, mga kapiksi.
in whichever way you can, mga kapigsi, try to give back to the community as much as you could, okay? Alright, so yan ang mensahe para sa'yo, Scorpio. And then yung last message natin, guys, is para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. Ang lucky numbers for Sagittarius ay 788. 788 para sa Sagittarius, mga kapigsi. So, para sa Sagittarius, guys, ito ang mensahe. Para sa inyo, we have the winter energy. Dalawa itong card na to, guys, no? Isang summer, isang winter. Nakuha natin yung winter energy for you. This is a passive energy, mga kapigsi. Ibig sabihin, no? It's time for you to observe kung ano. Observe and plan, no? Observe kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Lalo na ngayon, no? September na, bare months na, mga kapiksi. So, nag-goal setting ka ba nung umpisa ng 2022? Where have you been? Where are you right now? Where are you going, mga kapiksi? Okay, saan ka galing? Saan ka right now? Saan ka patungo, mga kapiksi? Assess mo kung nakikita ka ba ng progress or improvement sa buhay mo, mga kapiksi. Maganda na pinaplano natin para hindi nagiging stagnant, no? Pag sinabing stagnant, stuck, walang paggalaw, walang progress, no? Parang kung ano na lang yung ibigay ng buhay. Mas maganda if nagpaplano ka, meron kang goals, mga kapiksi, para at the end of the year, di ba? Or at the end of the day, meron kang na-accomplish, hindi na sayang yung oras mo, di ba? And the more na may na-accomplish ka, or the more na may nahihit kang goals, mga kapiksi, the more na umuunlad ka, the more na maraming tao ka rin matutulungan. Una, magsisimula ka sa pamilya mo, syempre, and then sa mga friends or whomever na pwede kang makatulong sa makapag-give back sa community. But, ang importante dito, guys, is i-assess nyo muna, no? Right now, like I said, where have you been? Saan ka galing? Where are you right now? And, saan ka pupunta? So, i-assess nyo, mga kapiksi, and make necessary plans and adjustments according to your goals, according to your desires. Okay? So, yan ang ating overall reading para sa inyo, mga kapiksi. Gulay tayo dyan. Let me know if naka-resonate kayo sa messages nyo. Mag-iwan kayo ng like and comment sa ating video for energy exchange. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.